Kumusta mga Brad? Pag-usapan natin ang ginawang pagpapatumba ni Emilio Aguinaldo kay Feliciano Hoxon na tunay na nagdisenyo ng watawat ng Pilipinas. Kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga kwento at trivia na gaya nito. Let's go! Maraming librong na itala patungkol sa ating kasaysayan na ang nagdisenyo ng watawat ng Pilipinas ay si Emilio Aguinaldo, na tinayin ni Marcela Marino de Agoncillo, Lorenza Agoncillo at Delfina Herbosa de Natividad sa Hong Kong. Una itong winagayway ni dating Pangulong Emilio Aguinaldo noong proklamasyon ng Philippine Independence at noong unang republika ng Pilipinas. Naging debate pa nga ito ng mga historian dahil ang pagwagayway ng watawat ng Pilipinas ay una raw nangyari nung labanan sa Cavite nung nanalo ang mga Katipunero laban sa mga Kastila sa Imus, Cavite na tinawag na Battle of Alapan. Pero ang makasaysayang pagwagayway ng watawat sa balkonahin ng bahay ni dating Pangulong Emilio Aguinaldo sa Kawit, Cavite ay itinuturing na formal na pagpapakita ng watawat ng bansa. Pero alam nyo ba na hindi talaga si Emilio Aguinaldo ang nagdisenyo ng ating watawat, kundi si Feliciano Hoxon, at ang nagpapatunay dito ay si Julio Nakpil. Kaya nga kahit itong si Julio Nakpil gustong patahimikin ni Emilio Aguinaldo. Kaya nga mahigpit na bili ni Julio Nakpil na kapag namatay siya, ipaprint ng marami ang kanyang mga isinulat. Pero sino nga ba itong si Feliciano Hoxon? Actually, kabilang siya sa gabinete ni Aguinaldo. Siya ang Secretary of Welfare noong si Aguinaldo na batang presidente ay nag-organisa ng gobyerno. Isa siya sa aktibong revolusyonaryo. Ayon kay Luis Camaraderi, na dating presidente ng Philippine Historical Association, sa kanyang isinulat na librong Bantayog ni Inang Bayan, sinabi niya rito, si Feliciano Hoxon ay hindi sumuko sa mga Kastila at hindi sumunod sa naganap na kasunduan ni na Emilio Aguinaldo at ng mga Kastila sa Biak na Bato. E diba yun yung time na ibinenta ni Emilio Aguinaldo ang himagsikan sa mga Kastila sa halagang 800,000 pesos at nakuha mismo ni Aguinaldo ang halos kalahati nito na unang installment kasabay ng pagpapatapon sa kanila sa Hong Kong. Pero itong si Feliciano Hoxon, pinagpatuloy pa rin ang laban na sinimulan ng Katipunan. Bumalik siya sa Caloocan at nagpundar na Salakay noong March 1898. Kaso nabigo ang plano niya at halos maubos ang kanyang mga tao. Kaya tumakas si Feliciano Hoxon at nagtungo sa Laguna. Kaya nga lang, nahuli siya at nadakip ng mga alagad ni General Pio del Pilar na pinuno ng Guardia Civil noon. At ang nag-utos na magpadukot sa kanya ay si Pedro Paterno. Kung naalala nyo sa nakaraang kong video, siya ang nagsilbing mediator sa pagitan ng mga Kastila at grupo ni Aguinaldo sa Biak na Bato. Nung nadakip na si Feliciano Hoxon, ang malupit dito, nanghingi sila ng ransom sa asawa nito. Ang ginawa ng asawa niya, siyempre nagbenta ng mga ari-arian para mabayaran ang 1,000 hinihinging kapalit ng paglaya ng kanyang asawa. Katunayan, sumulat pa nga ang asawa ni Feliciano Hoxon sa asawa ni Emilio Aguinaldo para humingi ng saklolo. Kaso, deadma lang ito at wapakils. Ilang oras ang makalipas, matapos makuha ang 1,000 ransom, pinapas lang itong si Feliciano Hoxon at natagpo ang walang buhay sa Mandaluyong noong May 4, 1898. At ang tinuturong nasa likod ng pagpapatumba kay Feliciano Hoxon ay walang iba kundi si Emilio Aguinaldo. Ayon sa isinulat ni Julio Nakpil na pinamagatang Apuntes Adicionales para la Revolucion Filipina por Teodoro M. Calaw, o ang ibig sabihin ay karagdagang notes para sa Philippine Revolution ni Teodoro M. Calaw, nakasaad dito ang ilang makasaysayang kaganapan sa kasaysayan tulad na lang ng pag-atake ni Andres Bonifacio sa San Mateo. Dito nakasulat na si Feliciano Hoxon ang tunay na nagdisenyo ng watawat ng Pilipinas. Kaya ito ang nagpapatunay na hindi si Emilio Aguinaldo ang nagdisenyo ng ating watawat. May mga ilang nagpropose na baguhin ang itsura ng ating watawat. Sa kanang itaas, yan yung proposal ni Emmanuel Osorio. Habang yung dalawa sa ibaba, yan yung proposal ni dating Presidente Fidel V. Ramos. Dito din isinulat ni Julio Nakpil
na noong pinaslang General Luna at nakandusay sa sahig, sumilip ang ina ni Emilio Aguinaldo at tinanong, "Ano, umiinga pa ba yan?" At marami ang nakasaksi sa pangyayaring ito. Sa mga nagtatanong sino nga ba yung Julio Nakpil na yan, si Julio Nakpil ay isang musician, composer at general noong panahon ng Philippine Revolution laban sa mga Kastila. Miyembro siya ng Katipunan noong panahon ni Bonifacio at nag-compose ng maraming awitin noong mga panahong yun. Kabilang sa mga awiting kinompos ni Julio Nakpil ay ang paborito ni Jose Rizal na Kundiman. Gumawa rin siya ng tribute na kanta para sa katapangan ni General Antonio Luna na pinamagatang Mazurka Funebre at marami pang iba. Katunayan, kinumisyon nga siya ni Andres Bonifacio para sumulat ng kanta na magagamit na pambansang awit ng Tagalog Republic. Nga pala ang Tagalog Republic, yan pa yung tawag ng mga revolusyonaryo sa bansa natin noon at hindi pa Pilipinas. Ang national anthem na ito ay pinamagatang Marangal na Dalit ng Katagalugan. Kalaunan nung panahon na ni Emilio Aguinaldo, pinalitan na ng lupang hinirang ating pambansang awit na isinulat naman ni Julian Felipe. Dahil alam ko marami sa inyo ang di pa nakarinig ng pambansang awit nung panahon ni Bonifacio na ginawa ni Julio Nakpil, ito na yun mga brad. Kung si Andres Bonifacio ang nanalo na pangulo noong Tejeros Convention, malamang iba ang magiging takbo ng kasaysayan ng ating bansa. E alam naman natin na hindi basta-basta may isaan at magugoyo itong si Bonifacio ng mga Kastila o Amerikano. Plus isama mo pa itong General Luna sa gabinete niya. Nagigil-nagigil din may paglaban sa mga Banyaga at parehas sila ni Bonifacio na handang mamatay para sa bansa. Hindi sila yung tipong papatay na lang ng kapwa nila Pilipino para lang makasurvive at may ligtas ang kanika nilang sarili. At malamang ang mayiging pambansang awit natin ay hindi lupang hinirang, kundi yung kantang Marangal na Dalit ng Katagalugan yung pinanood nyo kanina. E kayo, ano tingin nyo mayiging takbo ng bansa natin sa panahon natin ngayon kung si Andres Bonifacio ang nanalong pangulo sa revolutionary government at hindi si Aguinaldo? May mga oligarch pa rin kaya sa bansa natin ngayon? Na alam naman natin na ang sistema ng mga yan ay nag-ugat pa mula sa mga dayuhan. Anyway, maging grateful na lang tayo sa mga positibong nangyari sa ating kasaysayan at matuto sa lahat ng mga nangyaring pagkakamali rito. Nagustuhan mo ba ang kwentong ito? I-click na ang like button at i-share ang video na to. Mag-iwan lang ng komento para sa inyong mga saloobin.
Maraming salamat. Hanggang sa muli.